Sa ibang balita naman, babala sa mga kababayan nating mahilig mag-shortcut sa pagpapayat. Patay ang isang 19-anyos na dalaga dahil sa overdose sa slimming pills na nabili lang niya online. Ibandila mo, Dina Diestro. Na-ospital ng 5 araw si Mary Antoinette Acedo dahil sa pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka. Una raw niyang sinabi sa doktor na posibleng nagka-amibiasis na naman siya. Pero sabi ni Aling Mary Jane, inamin din ng anak sa ospital na umiinom siya ng slimming pills na nabili niya online. Paghahanda niya raw ito sa pagsali sa Miss Dapitan 2015. Last na dito niyang mag-participate sa Dapitan. Sabi ni Aling Mary Jane, huling pageant na sana ng anak ang Miss Dapitan. Kinumpirma naman ng doktor na na-overdose ang dalaga sa ininom na slimming pill batay sa resulta ng laboratory tests. Nasa 4 na capsule umano ang iniinom ni Antoinette kada araw, dosage para sa isang obese. At hinigaya niya na higit 40 kilos lang ang timbang. Based on the studies, when you take it in toxic dose or mega doses of that drug, the main side effect is actually in the liver. So her liver function tests were actually deranged. Sa text message na ipinadala ng Food and Drug Administration, sinabi nitong bumili lang ng gamot sa mga butika na may lisensya mula sa FDA o may Certificate of Product Registration. Wala ring online pharmacy na aprobado ng FDA, kaya't hindi garantisado na ligtas at epektibo ang mga gamot na binibili online. Dagdag pa ng internist na si Dr. Monte, huwag basta-basta uminom ng slimming pills. Kailangan munang magpasuri sa doktor. Dina Diestro, ABS-CBN News.